Good morning! Sabi ng namamaga akong mukha at mata. Rest day nga pala namin ngayon. At eto na una nga ako nagising sa kanilang tatlo. Bali, weekend nga pala yung rest day namin dito. At 3 shift naman yung working schedule namin. 8 hours nga lang yung pasok namin. At minsan nga lang kami may overtime. At okay lang yun. Eto nga marami kami natirang kanin kaya naisipan kong mag-fried rice, fried egg, black sausage, bacon. Oh, hindi kami social ha. Mura lang talaga yung mga bacon dito. At eto nga, hintayin ko na lang na magising yung mag-aama ko para kami ay kumain. Tapos, lalabas kami ni Yan Yan. Meron kasing farmer's market ngayon dito sa amin, kaya naisipan namin na lumabas. Bago nga pala yun, dumaan muna kami dito sa store at kinuha ko yung order ko. Hindi na nga sumama yung anak kong panganay. Hindi talaga kasi yun mahilig sumama sa akin, lalo na't namimili-mili. Tinatamad maghintay. Marami kang pagpipilian dito sa farmer's market. Tsaka minsan mas mura yung mga gulay dito kaya masarap mamili dito. Yun nga lang, kailangan mo ng cash. Usually nga kasi dito by tap na lang yung bayad. At kung nakita nyo ngayong walnuts, bali 50 CZK per kilo lang siya. Marami nga ditong mga ham, sausages, at yung nakasabit na yan na hindi ko nga alam kung anong tawag. Siyempre yung tredelnik, may mga binurong gulay din, meron din silang kimchi. Pinapag-taste test nga ako niyang wine kaso tumanggi lang ako. At eto nga lang yung nabili ko. Bumili ako ng sibuyas na kulay pula, 23 nga lang pala yung kilo dito. At yung white onion naman, 20 per kilo. Kung kukumputin mo nga at i-convert, mas mura pa rin dito, di ba? Alam ko nga nagmamahalan yung mga sibuyas at gulay sa Pilipinas. Bumili nga rin pala ako ng isang broccoli, hindi ko na nga pala napakita sa video, bali 30 ang isa. At eto nga, binalikan namin yung tredelnik at nabudol na naman ako na Yan Yan dahil naamoy niya daw at gusto niyang kumain. After nga namin mamili ni Yan Yan, prepare ko na yung lunch namin. Niluto ko na yung binili kong broccoli. Natutuwa nga ako dito sa nabili kong broccoli kasi mura pa siya. Saglit ko nga lang ito pinakuluan tapos naluto na kaagad. Ang fresh niya talaga. Mas fresh pa sa akin. Chars! At eto, nagluto rin nga pala ako ng fried chicken. After nga namin mag-lunch, niyaya ko na yung dalawang anak na magpunta kami sa park. Ito nga lang yung nagpapasaya sa mga anak ko dito. Yung kada weekend, nakakalabas sila tapos nakakapag-playground sila. Kaso nga lang medyo malamig na ngayon. At malapit nga lang din kami sa grocery kaya niyaya ko na sila saglit. Dahil nga kinabukasan, Lunes na naman, kailangan na naman nila ng babaunin. At nakita ko nga tong labanos na bilog na to. At eto nga, bumili na kami ng tinapay dahil pupunta kami sa Itikan Farm namin. Eto na nga pala lahat ng napamili ko. Kung nalulungkot ka nga at gusto mo magmuni-muni, pwede kang pumunta dito. At kung feeling mo din wala ka ng pambili ng ulam, pwede kang pumunta dito. Huwag ka lang papahuli ha. Joke lang, so bawal nga palang manghuli ng mga ducks dito. Hinahanap ko nga kung saan sila nangingitlog. Kaso wala talaga akong makitang trace, plano ko sana gawing balot. Yun nga palang nakikita nyo yung parang mga daga. Muskrat ba? Muskrat? Hindi ko alam kung paano yung pronunciation. Ang akala ko kasi dati beaver yan, kaso nung ginugil ko, iba pala siya. Para siyang ano, para siyang dagang malaki na parang guinea pig na parang... Ewan ano bang tawag doon, basta tingnan niyo yung paa niya parang kagaya sa mga pato, tapos parang kagaya sa mga bats, gano'n. Pag nga lumapit ka dito, tapos may dala kang tinapay, maglalapitan na yung mga ducks sa'yo, tsaka yung mga, ano pa, yan, ano ba yan? Nung una nga parang nandidiri nga ako sa kanila kasi parang malalaking daga talaga sila. Pero nung huli, okay naman na, kaso lang medyo iwas pa rin kami kasi nga nagagalit din sila kapag hindi na sila nabibigyan ng pagkain. Nakita ko nga rin yung isa kong guinea pig, oh, kumakain na. Eto nga, meron ng lumapit sa amin na isa. Tingnan nyo yung itsura niya, oh. Sabi nga ng bunso kong anak, gusto niya daw ipet yan. Gusto niyang hawakan. Diyos ko, nakakatakot naman. Noong unang punta namin dito, parang okay naman sila. Kaso nung hindi na kami nakakabigay ng pagkain, hinahabol na nila kami. Ganito lang yung mga simple things na ginagawa namin dito kapag wala kaming pasok. Medyo malayo nga rin kami sa Prague, tsaka yung mga anak ko tamad din magbiyahe ng malayo, nahihilo sila sa bus. Mas gusto na nga nila yung mga ganitong pagkakataon lang, yung nagpupunta kami sa park, nakakapag-playground sila. After nga ng araw na to, work na naman tayo, ganun talaga ang buhay. Thank you sa panonood nyo at sana makapag-share pa ako ng buhay namin dito sa Czech Republic.